Good morning po sa inyo lahat. Isa pang muli yugto na ating daily Bible blessings. Pamagat po ng ating aralin ngayong umaga ay ang pinatawad ay dapat magpatawad. Ang pinatawad ay dapat magpatawad. Maari po ang pinakadakilang pagpapala mula sa Diyos na tinanggap ay ang kanyang pagpapatawad sa ating mga kasalanan. Kaya na po ang kinilimutan ng ating mga kasalanan, niya tayo paparusahan kahit kailan, at tayo ituring po niya, ating Diyos Ama, bilang kanyang mga anak. At yung mangyayari mga minamahal dahil sa kamatayan, pag-ilibing, at muling pagkabuhay ng ating Panginoong Yesus. Ngayon po, kung napaganda at napakatakila ang pagkapalang ito, pagkapatawad ng Diyos, ba't kaya hindi lahat ay nakatanggap ng pagkapalang ito? Marahil po dahil siguro sa ating bahagi, kulang tayo sa ating pag-isikap, asigasig na magbahagi ng Ebanghelyo sa mga hindi ligtas. O maaari po talagang wala lang interes sa mga tao o sa mga bagay spiritual. Higit nilang nais pagkabalahan, pinahalaga nilang higit ang mga material na bagay, ang mga bagay na makasalimutan, na ibigay sa kanila ng parandali ang kasiyahan sa kanilang buhay. Ngayon para sa aking mga minamahal, maaari may isa pang dahilan kung bakit po ang mga tao ay hindi matanggap ng pagkapatawad ng Diyos. At ito po ay ang kailangan at hiningin kagambal at kasama nito. Nayon po sa Matthew 6:14 ng Biblia, sabi roon, sabagat kung pinapatawad ninyo ang mga nagkakasala sa inyo, patawarin din kayo ng inyong Ama na nasa langit. Ngunit, kung ninyo pinapatawad ang iba, hindi rin naman patawarin ng inyong Ama ang inyong mga kasalanan. Habi rin po sa bagay sa Kolosa 3:13, habi po roon, magpatawad kayo gaya ng pagpatawad sa inyo ng Panginoon. Sino mga minamahal, ang mga taong pinatawad ng Diyos ay dapat magpatawad din sa iba. Kaya marahil ay po tumanggap ng pagpatawad ng mga tao mula sa Panginoon dahil kailang ayaw din magpatawad sa ibang tao. Ito po hawig po sa pagmamahal ng Diyos sa atin na kahit tayo po ay kanyang kaaway, tayo minahal ng Panginoon. Ayon po sa Roma 5:10, dali tayong mga kaaway ng Diyos. Ngunit, binilang niya ng mga kaibigan. Ngayon po, narin ba tayong ituring po bilang kaibigan ang ating pinakamasamang kaaway? Dahil tayo po bilang kaaway ng Diyos, ituring niyang kanyang mga kaibigan? Maraming salamat po.